Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Nature C Berries Extract, all-natural vitamin C with phytonutrients. Health Check Bulletin sa Health Check Plus. Mga balita't impormasyong dapat alam nyo na. Health Check Bulletin sa Health Check Plus. Magandang araw, Pilipinas! Ako po ang inyong tagapagbalita, Attorney Mimi, Mimi Campos Banayas sa Health Check Bulletin sa Health Check Plus. Mapapanood sa DZRH Digital TV, Facebook, YouTube at website. Ang ating headlines sa linggong ito. Health Check Bulletin. Mas maraming Pinoy ang takot magpabakuna laban COVID-19. Health Check Bulletin. Dumadami bilang ng LGUs na bibili ng bakuna. Health Check Bulletin. 7 pang bansa dinagdag sa travel ban para pigilan ng pagpasok ng bagong variant ng virus. Health Check Bulletin. At ito ang laman ng ating pangunahing balita. Health Check Bulletin. Hindi pa man dumarating ang mga otorisadong vaccine laban sa COVID-19 sa bansa, mas maraming Pilipino ang nagsabing hindi sila magpapabakuna dahil hindi sila sigurado kung safe ang mga ito. Ito ay ayon sa survey ng Pulse Asia na ginawa mula Nobyembre 23 hanggang Disyembre 2 ng 2020 at nilahukan ng 2,400 respondents na 18 years old pataas sa Luzon, Visayas at Mindanao. 47% ng mga na-survey ang nagsabing hindi sila inclined na magpabakuna, 32% naman ang pabor magpabakuna, samantalang 21% ang di pa makapag-desisyon. Safety ng vaccine ang pangunahing concern ng 84% sa mga hindi magpapabakuna. Ang iba pang dahilan ay hindi libre ang pagbabakuna, 7%, hindi required magpabakuna laban sa COVID-19, 5%, at mahal ang magpabakuna, 4%. Nanguna ang Visayas sa mga ayaw magpabakuna, 55%, sinundan ng Mindanao, 48%, Luzon, 46%, at NCR, 41%. Ang Mindanao naman ang nagpahayag ng pinakamaraming gustong magpabakuna, 40%, sumunod ang NCR, 37%, Luzon, 29%, at Visayas, 25%. Sa mga alanganin pa, Luzon ang pinakamarami, 25%, NCR, 22%, Visayas, 21%, at Mindanao, 12%. Ayon na rin sa mga eksperto, kailangang mabakunahan ang 70% ng populasyon para magkaroon ng herd immunity o mapigilan ang pagkalat ng virus sa isang bansa. Health Check Bulletin. Mas maraming LGU na naglalaan ng budget para sa pagbili ng bakuna para sa kanilang mga residente. Nauna na ang Quezon City pumirma ng kasunduan sa AstraZeneca para bumili ng 750,000 doses ng bakuna para sa 375,000 na residente ng lungsod at nagkakahalaga ng 1 bilyong piso. Sinabi ni Mayor Joy Belmonte na ang bibiling bakuna ay ilalaan para sa 10,000 health workers, 300,000 senior citizens at 20,000 taong may disabilities. Ang Quezon City ang may pinakamaraming kaso ng COVID-19 sa Metro Manila. Ang Makati City naman ay naglaan na rin ng paunang 1 bilyong piso para mabakunahan ng libre ang mga residente ng lungsod. Sinabi ni Mayor Abby Binay na ang mga bakuna ng Pfizer, Janssen at AstraZeneca ang napipisil nilang bilhin. Ang iba pang LGUs na naglaan na ng budget para sa libreng bakuna ay ang Maynila, Caloocan, San Juan, Parañaque, Mandaluyong, Valenzuela, Marikina, Navotas, Taguig, Pasig at Pasay. Nagpasabi na rin sa IATF ang BARM, Bacolod City, Ormoc City at probinsya ng Negros Occidental na bibili rin sila ng bakuna para sa kanilang constituents. Sinabi naman ni IATF Vaccine Czar Carlito Galvez na aprobado na ni Duterte ang rekomendasyong payagan ng mga LGU bumili ng mga bakuna sa pamamagitan ng isang tripartite agreement na kasama ang LGU, national government at ang vaccine manufacturer. Sa isang panayam sa Malacañang, sinabi ni Galvez na nasa advanced stages na ang pakikipag-usap ng pamahalaan sa Novavax, AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson, Sinovac at Gamaleya para sa 148 million doses ng mga bakuna.
Nais ng pamahalaan na mabakunahan ang 50 to 70 million Pilipino ngayong 2021. Nauna nang umorder ng 2 million doses ang grupong pribado kasama ang pamahalaan ng bakuna ng AstraZeneca. Babayaran ng grupong pribado ang pagbili ng bakuna at idodonate ang kalahati sa pamahalaan. Gagamitin naman ang natitirang 1 milyong doses para sa mga kumpanyang kasama sa grupo. Health Check Bulletin. Dinagdagan pa ng 7 bansa na subject to travel restrictions para pigilan ang pagpasok ng bagong COVID-19 variant na tinaguri ang B.1.1.7 na mas nakakahawa at nadiskubre sa United Kingdom. Ayon kay Harry Roque, kasama na ang Portugal, India, Finland, Norway, Jordan, Brazil at kamakailan lamang ang Austria. Epektibo ang travel restrictions hanggang January 15. Nauna nang pinagbawal pumasok sa Pilipinas ang mga banyagang mula sa UK, Denmark, Ireland, Japan, Australia, Israel, the Netherlands, Hong Kong, Switzerland, France, Germany, Iceland, Italy, Lebanon, Singapore, Sweden, South Korea, South Africa, Canada, Spain, at Estados Unidos. May mga inapproved na exemptions sa travel ban para sa mga banyagang manggagaling sa mga bansang nasa listahan. Pwedeng pumasok sa bansa ang mga sumusunod: local accredited foreign diplomats at international organizations, pero kailangan magpa-RT-PCR sa airport at mag-observe ng 14-day quarantine. Foreign dignitaries na kailangan mag-observe ng testing at quarantine protocols at mga medical at emergency cases kasama ang kanilang medical escorts. Ang mga Pilipinong nagstay ng 14 days sa bansang nasa listahan bago dumating ng Pilipinas ay pwedeng pumasok, subalit kailangan mag-quarantine ng 14 days kahit na negatibo ang kanilang RT-PCR test. Health Check Bulletin. At dyan nagtatapos ang Health Check Bulletin sa Health Check Plus. Huwag po kayong bibitaw, antabayanan ang aking panayam kay Dr. Camilo Siroa, isang ginagalang na professor at medical practitioner. Aming pag-uusapan ang vaccines at COVID-19 variants sa usapang kalusugan. Atin namang mapapakinggan at mapapanood si Dr. Catherine Noscal ng Center for Functional Medicine ng Centurion Medical Makati sa Wellness Tips. Pagkain bilang medisina. Yan ang kanyang tatalakay kasama si Dennis Antinor Jr. Health Check Bulletin. Ako pang inyong tagapagbalita, Attorney Mimi, Mimi Campos Banayat. Be kind, stay safe, and keep healthy. Tandaan, pangalagaan natin ang kalusugan sapagkat ang kalusugan ay ating kayamanan. At huwag kalimutang batiin araw-araw ang ating mga minamahal. Magkita po tayo muli sa susunod na linggo dito sa Health Check Plus sa DZRH. Health Check Bulletin sa Health Check Plus. Mga balita't impormasyong dapat alam nyo na. Health Check Bulletin sa Health Check Plus. Things are different now. New normal na at kailangan na matinding pag-iingat sa ating kalusugan. Bukod sa paghugas ng kamay at pagsuot ng face mask, mainam na magvitamins at kumain ng pagkain may phytonutrients na tumutulong palakasin ang ating katawan. Ang Nature Sea Berries ay mula sa 5 Berries. Ang 5 Berries ay may all-natural ingredients na nagbibigay ng all-natural vitamin C and phytonutrients. Made in the USA and available in Mercury Drug Stores. Mahalagang paalala, ang Nature Sea Berries ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Nature Sea Berries Extract, all natural vitamin C with phytonutrients.